Hello mga lovely people, ang isi-share ko po sa inyo ngayon na itong adobong binisaya pinatagubkob. So ito po yung karne natin, ini-slice ko na ng ganyan, nilagay ko na sa tubig na pagkukuloan niya. Tapos ito lang yung mga ingredients, yung crushed bawang, siguro mga 2 tablespoons lang lalagay natin. Tapos lalagyan din natin ng 1/2 teaspoon ng paminta powder. Tapos ito naman po ay optional, yung 5 spice powder natin, 1.5 tablespoon yung nilagay ko. Tapos dalawang teaspoon ng magic syrup, 3 tablespoon ng suka. Tapos yung asin natin, yung nasa video isa lang, pero ginawa ko po yung dalawa kasi medyo matabang po. Ayan, so nilagay ko lang lahat yung ingredients natin, tapos pakukuluan lang ng mga at least 30 to 40 minutes. Huwag pong pasobrahan ng boiled kasi pag nasobrahan sa lambot yung balat, kumukunat. Tapos may nakita akong video dito sa TikTok ng content, nag-share siya. Dinideep fry niya yung ganitong recipe niya sa mantikang hindi ininit muna. Bulol-bulol lang tayo. Tapos ayun, okay naman yung result. Kaya ito ngayon ginagawa ko sa video na, sa content na sinishare ko sa inyo. The same procedure yung after kong i-boil dito, tinanggalan lang natin ng tubig yung pinagkuluan, tapos nagpainit na ako ng naglagay ako ng mantika sa the same na kawali, tapos inilagay ko na doon yung karne habang hindi pa mainit yung mantika, tapos nilaki ng takip para hindi siya masyadong tumatalsik, hindi nagwawala yung mantika, kasi ito yung problema sa recipe na ito, masyadong matalsik siya. Kaya yun, so ayan na po, naglagay na po ako ng vinegar, tapos niyan mix lang. Yung 5 spice powder naman po optional, lang kasi yung parang may taste of parang lechon siya, ganun kapag naluto na, yun lang yung gusto ko dyan. Ayan po, tapos after nyan, after ma-mix, tatakpan lang. Tapos mga yan na nga sabi ko, 30 to 40 minutes, hahanguin na natin. Ayan o, so ready na sila. Pinatay ko na. Tapos ayan na po yung mantika. Diba, hindi pa siya mainit. Nilagay ko na yung mga karne natin. Tapos tatakpan ko lang. Tapos pag narinig yung wala na masyadong yung talsik, ibig sabihin nun, almost ready na siya. Ayan, kakakulo pa lang ng mantika. So, ganyan na yung hitsura. I-check nyo lang din once in a while. Siguro mga 12 to 15 minutes bago siya ma-ready. Tapos, kung gusto nyo talagang mas crunchy pa, gawin nyo yung 2 beses yung pagprito. Pero ito, once lang, tinikman ko malutong na rin naman. So, ayan yung result niya, diba? Mabilis lang. Thank you for watching. Ciao, ciao!